inyong anak ko. Na kaya? Mandolfo! Nakita ako sa listahan ng mga pangalan ninyo kaya sumunod ako. Anong ginagawa niya sa gitna ng kalye? Eh, nasiraan po kasi yung truck na sinasakyan natin. Naiwan din po kami. Buti na lang po, Mandolfo, dumating kayo. Sige, pahinga na kayo. Huwag kayo maingay, ha? Huwag kang maingay kung di papatayin kita. Bakit? Basta! Alam ko kung dapat huwag na tayong bababa kasi baka wala na pinagkumala sa atin. Basta mo yung gusto ko isa tayo dito. Alam mo, mabuting at champion pa natin si Mang Dolfo eh. Kaya, gusto tayo eh. May problema ba dyan? Wala po. Na tayo. Kailangan mo nang magpahinga. Hindi na. Sabit na nga si Marisa. Makita yung anak niya eh. Hindi mo naman anak yun eh. Anak siya ni Marisa. At dahil mahal ko si Marisa, eh dapat ko yung turing siya para ko ng tunay na anak. Pero di ba mas maganda yung kadugo mo? Hindi na natin kailangan mag-ampun? Ate, hindi na iba si Ella. Anak nga siya ni Marisa eh. Tsaka alam mo namang hindi na magkakaanak si Marisa. Siya na lang pag-asa namin para ang buong pamilya. At pakailangan mo ng pamilya. Ako ang pamilya mo, Leo. Asan na ba yung truck na yun? Sigurado ka ba nakalista si Ella doon? Baka nagkakamali sila. Sana ate, eh, pag nagkataon eh, baka hindi na makayanan ni Marisa. Marisa! Nay! Nabalitaan ko ang nangyari. Sinabi sa inyo na nandito ka, kaya sumugod ako dito. Ano nang balita? Parating na yung truck na sinasakyan ni Ella. Akala ko na ituluyan ko na hindi makikita ang anak ko. Ngayong may pagkakataon ka, patunayan mo kay Ella na karapat-dapat kang maging isang ina. Kaya ko kaya, inay. Anak, walang librong magtuturo kung paano maging isang mabuting ina. Basta gawin mo kung ano yung mabuti para sa anak mo. Huwag kang mag-alala. Pagdating ng anak mo, pagkasama mo na siya, yakap-yakap mo. Ang puso mo ang magtuturo kung anong dapat mong gawin. Ayun yung truck! Ayun!
anak ko. Wala ang anak ko. Wala. Mabilis sila, Atela. Isang iklap lang, bigla sila nawala. Tanga! Gagawin ko lahat, Atela. Huwag kang mag-alala. Bobo mo! Bobo! Nasaan ang anak ko? Bakit nila pinabayaan ang anak ko? Baka naman sa ibang truck siya napunta. Wala nga dito eh! Hindi mo ba nakikita? Wala siya! Saan ba nagpunta yung batang yun? Oh! Nasaan na anak ko? Hindi ko alam. Hindi mo alam? Akala ko ba ako ang pabaya? Aba! Eh wala ka nang karapatan, ikaw pa pabaya. Siguro kung nabubuhay si Angelo ngayon, iniisip niya, naku! Napunta yung anak ko sa isang pabayang ina! Tutulog na tayo. Kaya lang maghanap muna tayo ng lugar. Ayan, dito tayo. Sandali. Ito. Halika na, upo na kayo. Halika, Rina. Mary, ano nang gagawin natin? Alam mo, ngayon hindi ko pa rin alam eh kung anong gagawin natin, pero patuloy pa rin tayong maghahanap. Kaya lang hindi pa natin alam kung ano nangyayari. Pero hindi naman tayo pababayaan ng Diyos, di ba? Tulog na tayo. Ella, sandali lang. Kailangan na natin mag-play. Oo nga, Ella. Dapat magdasal tayo kasi ang Diyos, lagi lang naman siyang nandyan para pakinggan tayo, di ba?
Mga bata! Gising dyan! Ba! Taas na ng sikat ng araw, no? Istorbo kayo sa negosyo ko, ah! Sino po kayo? At anong karapatan mong magtanong, ha? Ako! Ako ang may-ari nitong pwestong tinutulugan nyo, ha? Ako! Mayo-tayo na kayo dyan kung ayaw nyong ibenta ko kayo kasama ng mga paninda ko. O ano? Anong titingi-tingin nyo pa dyan? Bumangon na kayo. Eh, nagugutom po ako eh. O eh, ano ngayon kung nagugutom ka? Pare-pareho lang tayo. Hoy, kung gusto nyo kumain, magbanat kayo ng buto ha. Tokwa kayo, no? Ano po yun? Tokwa! Yung... Stow eh, yung mga naglayas sa magulang. Yung kayo, no? Naglayas kayo, no? Ako hindi po. Eh ano? Eh anong karapatan mo magtanong? Oy! Matabil na bata! Matanda! Kung ayaw nyo akong sagutin, umalis-alis kayo, ha? Aga-aga eh. Eh ano po kasi na nasunugan po kami? Hindi po namin alam kung saan kami pupunta. Eh baka naman po alam nyo. Eh ba't ko naman malalaman? At kung nasunugan kayo, ba't naman kayo napadpad dito? Naku, mahabang istorya po, Ali. Bebeng. Bebeng pangalan ko. Ate Bebeng, pwede pahingi? Nang? Pagkain, pwede. Wa-epek! Wa-epek ang pagmamatigas ko. Oh, aga-aga. Sige na nga, ayan. Oh, ayan. Sige na nga. Bebeng, nag-uwi ka na naman ng bata. Hindi ka ba natadala? Sabi ko sa'yo eh, huwag ka magpapadala sa awa eh. Nagtiwala ka sa mga yan, baka mamaya sindikato yan. Ay, nay, hindi ho. Ngayon ko lang nga ho nakita itong mga batang to eh. Tsaka mukha namang mababait sila eh. Nay, sige na. Makakatulong naman yung mga yan sa pagtitinda eh. Halinga kayong tatlo dito. Siya ang nanay ko. Gusto naman si Jenny. Ay, nay! Kukuha lang ho ako ng sampagita. Dadagdagan ko ho yung paninda ko. Eh, total, maaga pa naman ho eh. Eh, kayo, pwede ba? Kayo lang bahala sa mga bata. Oo, ang bahala. Sige. Mm. Sige. Oh, huwag niyo pa sasakitin ang ulo ng nanay ko, ha? Mm. Ingat ka. Sige. Sige. Oh, sige. Maupo kayo. Upo. Upo kayo, ta. Iinit ko na yung almasal natin, ha? Pina ba siya? Hindi ako, Pite. Akala ko tuloy kasi hindi ka nagsasalita eh. Talagang ganyan lang si Jenny. Hindi masyadong nagsasalita. Titingin-tingin lang sa paligid. Si Jenny, pareho nyo rin. Inuwi rin ni Ate Bebeng nyo nung kasinliit nyo pa siya. Gusto niya na rito. Ayaw na nga niyang lumabas eh. Natatakot daw siya. Eh,
maghapon. Halika muna kayo. Paliligo ako muna kayo. Halik! Kasi mga pinagkaliitan ko sa inyo, eh, oh. Ano, Mamek? Ate Jenny, baka masilipan ako. Rina, hindi yan. Kasi binabanaan ni Ate Jenny yung tolga para hindi ka na masilipan. Mamek? Pag-usapan yung buk. Okay lang siya. Bebeng. Ma. Saan mo ba talaga nakuha yung mga batang yan? Eh, natutulog po dun sa pwesto ko. Bakit po ba, Nay? Ano nga ulit mga pangalan nila? Yung malaki po si Marie. Yung matabil naman ay si Ella at yung mainhin si Rina. Rina ka mo? Opo, bakit po, Nay? Ano ba ang kwento ng mga yan? Nasa dunugan daw po sila, eh. Saan nakatira? Sa San Gabriel po. More than this, I live my life.